Think about his love. Think about his goodness. Think about his grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about his love. Think about his goodness. Think about his grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget his love? How could I forget his mercy? He satisfies my desires. Think about his love. Isipin po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Think about his goodness. Think about his grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget his love? Yes. How could I forget his mercies? He satisfies my desires. Hallelujah. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Hallelujah. He satisfies my desire. Panginoon, kayo lamang po ang magsasatisfy. Only you can satisfy, O Father. Precious Father, precious Father, we're so blessed to be your children, precious Father. And we lift our hearts before you as a token of our love. Precious Father, precious Father. Hallelujah. Precious Father, Ama naming Diyos, ilapit niyo nga po kami lalo sa inyong puso. Ilapit niyo kami lalo sa inyong presensya. Hallelujah. Walang makasasatisfy, walang makakapuno sa kalungkutan, sa pangangailangan ng damdamin, sa pangangailangan ng puso. Kayo lamang po, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa panibagong pag-asa, sa katugunan ng aming mga pangangailangan at ng aming mga longings sa aming puso. Lord, kayo lamang po ang makakatugon nito. Salamat po sa inyo. Nais ko po magpasalamat sa inyong ginagawa, sa pagkilos, sa mga kapatiran namin sa Tawien, sa HTC Company. Kayo, O Diyos, ang pag-asa namin. Lagi naming sinasabi yan.
at palagi inyong pinatutunayan, kayo lamang po ang pinagmumula ng pag-asa namin. Kundi hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng mga kasamahan namin ngayon sa devotion na ito, at maging sa mga kapatiran namin na hindi namin kasama sa devotion, pero tinatawag ang pangalan ninyo, kayo po ang katugunan, kalakasan, kagalingan sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. At sa aming pag-aaral, hayaan po ninyo na ang banal na Espiritu ang patuloy na manguna at magpaunawa sa amin na inyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan na mula sa inyong mga salita. Hallelujah. Punuin niyo po ng inyong Espiritu ang bawat isa sa amin. At kumilos kayo sa malayang paraan. At magliwanag kami sa harap ng mga tao. At papurihan ang inyong banal na pangalan naming Ama. Maitaas kayo sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Narito pa rin po ako sa Galilee Mission Center. Hallelujah. Tuloy po natin yung ating pag-aaral sa Aklat ng Roma, Chapter 3. Romans Chapter 3. Kumusta na po kayong lahat dyan? Po'y nagagalak na makasama kayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kahapon, iniwan natin yung tanong na bakit ba hindi itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao na sumusunod sa kautusan or ang pag-asa ay ang pagsunod sa kautusan. At binanggit ko sa inyo yung actually, kahit ipinagkaloob sa kanila yung kautusan at ang kautusan ay matuwid, mabuti, hindi nagawa ng mga Israelita ang kautusan. Hindi nila na matupad. Ilang daan yung dapat nilang tutukan, ilang daan yung dapat nilang sundin. Kasi kung yung kautusan ang talagang pag-asa mo, yung pag-asa ng mga Israelita, eh, kailangan masunod mo lahat yon. Now, sinabi ko sa inyo rin kahapon, iniiwasan kong banggitin yung ibang mga talata sa Roma dahil madadaanan naman natin po yon. Kaya kumukuha lang ako ng talata sa iba pang mga bahagi ng Biblia. Pero mag-uumpisa po ako magbasa mula sa verse 20 at umpisahan natin sa 20 hanggang sa mga sumusunod, no? Tapos puputol na lang ako kung saan tayo mag-uumpisang mag-discuss. Roma chapter 3, verse 20. Sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. 21. Pero ngayon, inihayag na. Itinihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid. Tandaan natin. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuturing niyang matuwid. Doon muna tayo. Binanggit na, ano ang paraan para ituring ka na matuwid ng Diyos? Listen, ang standard kasi ng kautusan at ang standard ng buhay natin ay ang kabanalan at ang katuwiran ng Diyos. Hindi natin kayang pantayan yung kabanalan at katuwiran ng Diyos. Walang makapagsasabi sa atin na tayo ay 100% kapareho ng Diyos sa lahat ng kilos, sa lahat ng pag-iisip. Ang kabanalan ng Diyos ay higit na mataas kaysa sa atin. Pero binigyan ng Panginoon tayo ng paraan ng Diyos para ariin tayo na matuwid, ituring tayong matuwid. Paano raw? Sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. At yun nga yung bibigyan natin ng dahilan ngayon. Bakit naman? Na kapantay nung
Ang kapantay ay yung pananampalataya sa Panginoong Jesus. At sinabi rito, walang pinapabura ng Diyos. Basta yung sumasampalataya sa Panginoong Jesus, yun yung aariin ng Panginoon na matuwid. You can be a Jew or a Gentile. O pag sinabi kasing Gentile, sakop na po nun yung lahat ng bansa. Basta pag hindi ka Hudyo, Intil ka. So, Pilipino, Taiwanese, Hapon, o ano't ano pa man. Tuloy ko yung pagbasa muna. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos, sa malalim na salin, hindi nakaabot. For all have sinned and have fallen short. Hindi sila nakaabot. Sabi rito, at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa ibang salin, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa karangalan ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos. Hindi natin maabot dahil lahat ay nagkasala. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang tumubos sa atin, ito'y regalo ng Diyos. Basahin ko pa yung verse 25. Isinugo si Jesucristo sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kaniyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya noong una'y nagtimpi siya na pinalampas ang mga kasalanang ginagawa ng tao. Kahit na dapat sana'y pinarusahan na sila, tuloy ko na sa 26, isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya. Dahil sa ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumampalataya kay Jesus. May isa pang tanong dyan eh. May isang atheist. Ang atheist yung hindi naniniwala sa Panginoon. Sa, kung ang Diyos, sabi nila, kung may Diyos at makapangyarihan at alam niya ang lahat ng bagay, talaga bang kinakailangan pa siyang pumunta rito sa lupa, magkatawang tao at magpakamatay? Yung pangayong word na sinabi. Magpakamatay para lang alisin ang kasalanan? Hindi niya ba kayang gawin na, wala na ang kasalanan. Tapos na ang kasalanan. Wala na, absuelto na kayo lahat. Hindi niya ba kaya na gawin yon ng isang bugso, salitain? Talaga bang kailangan pa? Kung makapangyarihan siya, bakit kailangan niya pang bumaba rito sa lupa at gayahin pa yung katawan natin at mamatay pa? Kailangan ba talaga? Ano sabi rito? Pinatunayan ng Diyos na matuwid siya. The question is a moral issue. Ang kasalanan, listen, ang Diyos ay totoong banal at nung ang tao ay nagkasala sa Kanya, sa pagtalikod natin sa Panginoon, siguro hindi natin masyadong marirealize yan sa point of view ng Diyos kung gaano karumi yan sa kanyang harapan. At hindi po pwede na basta na lang na iwas-iwas ng Panginoon yung kanyang kamay. Justice must be met. Kinakailangan yung katarungan ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos ay kinakailangang matugunan. Yung nagkasala ay kailangang magbayad ng halaga ng kanyang kasalanan para mawala yung kasalanan. Tayo nga eh, sa natural na kaisipan natin. Minsan pag kami nakagawa sa atin na hindi maganda, o kaya may nanakaw sa atin, may nawala sa atin, may nasugatan sa atin, ang sasabihin natin, pagka sinasabi, patawarin mo na yan, ganun na lang? Ganun na lang yon? Basta na lang isasantabi? No? Wala na agad, paano yung nawala sa akin? Kaya nga, sa korte, meron tayong tinatawag na daños por vicio. No? Yung compensation, pagka may nagawang hindi tama sa atin at nagkaroon ng dungis, nagkaroon ng pahirap sa atin, alam nyo ba kung gaano kasakit sa Diyos na yung tao ay talikuran siya, na hindi siya pansinin, na kumilos tayo ng kontra sa kanyang kalooban, na ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang nagbigay ng lahat sa atin, tapos kikilos tayo, sige, may panahon dyan. No? Na kung magsalita tayo tungkol sa halimbawa, may mag-imbita lang ang Bible study or lumapit ka sa Panginoon or ibigay mo sa kanya yung buhay. Hindi, sige, may pa. Alam niyo ba kung gaano ka
kadungis yung karumi kung gaano masakit sa Panginoon. At para, meron akong isang illustration dyan eh. May isa pa, bago tayo magbasa ng mga verses. Sa lumang tipan, no, pagka ikaw ay nagkakasala, maghahandog ka ng handog mo bilang handog sa iyong kasalanan para mapatawad ka na. At pagka sa isang linggo, magkaaway kayo halimbawa na isang kaibigan mo o makapatay ka, at ikaw ay humingi ng tawad, no, at ikaw ay lumapit sa templo, maghandog ka, okay, napatawad na ang kasalanan mo. Kaya lang nagkasala ka na naman. This cycle na ikaw ay magkasala at maghandog, humingi ng kapatawaran, tapos nagkasala, maghandog, humingi ng kapatawaran, o sige, mapatawad. Pagkatapos magkasala, anong problema? Walang nangyayari na pagbabago. Hindi ka lumilinis dahil dun sa mga kautusan, naaabsuelto ka, natatakluban yung kasalanan mo. Pero nung Panginoon Jesus ay dumating, inabsuelto ka sa lahat ng kasalanan, nilinis ka ng kanyang dugo, isama ko na yung sarili ko, nilinis tayo ng kanyang dugo, pero may kasunod pa yon. Kasi yung kamatayan ng Panginoon at paglilinis ng kanyang dugo ay naging daan para tayo ay maging napakalinis na pwede tayong panahanan ng banal na Espiritu, ng Espiritu ng Diyos. At dahil sa pwede tayong panahanan ng Espiritu ng Diyos, babaguhin niya tayo mula sa loob. Our image is changed. No? Our soul is changed. Our life is changing. He molds us. He changes us. Ano yung sabi sa, ano, sa 2 Corinthians chapter 3? Binabago tayo ng banal na Espiritu na siyang Panginoon upang maging kawangis ng Panginoong Jesus. Ah, may panibago nangyari. Hindi ka lang napatawad at nilinis. Hindi lang sinalo ng Panginoon yung kasalanan mo. Binagbago ka ng Panginoon into His image. Yun yung pagkakaiba na malaki. Now, madadaanan pa natin yan sa ibang pagkakataon. Mababanggit din natin sa Romans yung ginawa ng banal na Espiritu sa atin. Pero tignan muna natin ang Panginoong Jesus. Against doon na nabasa natin sa Roma. Binanggit kasi dito sa Roma, wala kahit isa, no, na matuwid. Walang makasunod sa kautusan ng Panginoon. Pero tignan nyo naman ang Panginoong Jesus. Punta tayo sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 17. Mateo chapter 5 verse 17. Bakit siya pinaka mabuti na kapalit, pantubos? Eh magkakatawang tao rin siya. Listen, bababa rin siya sa anyong tao, magkakaroon siya ng katawan na kagaya natin, nabalot siya ng pagiging tao. Ay paano niya tayo matutubos kung tao siya? Tignan ninyo ha. Kasi yung hindi natin magawa, ang Panginoon ang gumawa para sa atin. Hindi po ito isang ano ha, hindi ito isang yung parang total nagkatawang tao ako, o di ano na sila, patawarin na. No. Nagkatawang tao ang Panginoon para sa isang bagay, tingnan ninyo. Verse 17, Mateo chapter 5 verse 17. Teka, baka ma-carried away ako, makalimutan ko oras. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ano, narinig niyo yun? Naparito ang Panginoong Jesus para tuparin yon. Bago pa tayo linisin sa dugo ng Panginoon, lalakad siya rito sa lupa sa pamamaraan na matutupad niya yung requirement ng Diyos sa tao na hindi natupad ng tao. Ang Panginoong Jesus ang gaganap nun. So much so, sa Mateo chapter 3, natatandaan nyo nung pumunta ang Panginoon kay ano, kay Juan Bautista para magpabautismo. Ayaw sana ni John the Baptist na bautismuhan ng Panginoon. Bakit? Dito tayo sa verse 13, Mateo chapter 3 mula sa verse 13.
Tandaan nyo, dumating ang Panginoong Jesus dito para tubusin tayo, not just on account of His sonship sa Diyos Ama. Hindi lang dahil doon. Tutubusin niya rin tayo at may karapatan siyang tubusin tayo dahil gagawin niya yung hindi natin magawa. Tinupad niya yung hindi natin matupad. Sinunod niya yung hindi natin masunod. O sige, verse 13, basahin natin. Matthew chapter 3, verse 13. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan, listen, sige nga, basahin ko muna yung verse 11. Sabi ni John the Baptist, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Tandaan nyo ha, yung bautismo sa tubig ay tanda ng inyong pagsisisi. Hindi yan tanda na miyembro ka na sa isang church ha. It goes much higher and much deeper. It is a relationship with God. It is repentance sa Panginoon. Pagsisisi mo sa mga kasalanan mo. At ang tipanan dyan, eh, hindi yung, ang tipanan mo sa bautismo ay hindi po yung tipanan sa pastor o tipanan dun sa organisasyon na nagbabautismo sa'yo. Tipanan sa Diyos yan. Pagsisisi. Ngayon, pagdating sa verse 14, tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Sabi ni John the Baptist, teka muna. Bakit ka magpapabautismo? Wala kang kasalanan, malinis ka. No? Mula sa umpisa, binanggit ko sa inyo yan, sa Luke chapter 1, 35, kung di ako nagkakamali. Ang banal na bata, ang banal na sanggol na isisilang ni Maria ay tatawaging anak ng Diyos. Banal siya mula sa umpisa, walang kasalanan. Ba't kailangan magpabautismo? Hindi kailangan, sabi ni John the Baptist. Tignan niyo yung sagot ng Panginoon. Nako mga kapatid, mapahiya sana tayo yung mga tao na ayaw magpabautismo. Nisim, hindi na kailangan yan. Eh, nananampalataya na nga sa Panginoon. Eh. Listen, no? Tignan niyo ginawa ng Panginoon. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. Dito sa salin ito upang matupad ang kalooban ng Diyos. Sa malalim na salin, upang matupad ang lahat ng katuwiran. So that we may fulfill all righteousness. Yung lahat ng katuwiran, pag lumakad ang Panginoon dito sa lupa, nun lumakad siya rito sa lupa. From morning to night, 7 days a week, 7 days a week, 24 hours a day, ang gagawin lang ng Panginoong Jesus ay lahat ng magbibigay kaluguran sa Ama. Listen, bago pa mamatay sa krus, bago pa siya ipako at tubusin yung kasalanan natin, mamumuhay muna siya rito sa lupa for 33 and a half years na walang ibang ginagawa kundi ang kalooban lang ng Diyos. He will live a spotless life. Walang ibang gagawin ng Panginoon. Kaya pagka humarap ang Panginoong Jesus doon sa krus, sa Ama, para patawan ang kaparusahan natin, siya nga ang may karapatan. Huwag muna yung sa dugo. Ano po? Bakit? Dahil siya ang tao na pwedeng tumubos dahil ginanap niya yung hindi natin maganap. Yung kabayaran na hindi natin kayang gawin, ang Panginoon ang gumawa. May magandang binanggit si Pablo sa Galacia chapter 4. Verse 4. Tignan ninyo ha, Galacia chapter 4 verse 4. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan
nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Narinig niyo ba yun? Isinugo siya, ipinanganak ng babaeng na nasa ilalim ng kautusan. Ano sabi rito? At namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Hindi pwedeng basta iwas-iwas ng Panginoon. O, malinis na, swelto na yan. Total, ako naman ang magpapatawad. No! Bakit pa magbibigay ng kautusan ng Panginoon kung hindi dapat sundin? Eh, hindi masunod. Kaya ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng kanyang anak, ang nag-satisfy sa requirement ng kautusan, ng law. Namuhay siya. Oh, mga kapatid. Hebreo, tignan ninyo. Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4. Kaya yung sasampalataya sa Panginoong Jesus, hindi lang kayo sumasampalataya sa krus at sa dugo ng Panginoon. Ang sinasampalataya na natin, yung ang Panginoon, the person, not just the act. No, kasi minsan, iisipin natin, no, ang sinasampalataya na natin, yung pagkapako at yung dugo. Ang sinasampalatayanan po natin, the person, ang Panginoong Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus ay nakapaloob yung lahat ng ginawa niya mula nung siya ay bata, mula nang siya ay isinilang hanggang sa mamatay, hanggang sa mabuhay, hanggang sa umakyat, hanggang sa ngayon ay naroroon siya sa piling ng Ama. Hebreo chapter 4. Mula tayo sa verse 14 hanggang 16. Nakikita niyo ba? Ako, nagagalak ako sa Panginoon habang binabanggit ko sa inyo to. Naku, puri ng Panginoon. Kaya panghawakan natin, Hebreo chapter 4, verse 14 to 16 ko po babasahin. Sabi rito, teka, ano oras na ba? Naku po, 3 minutes na lang. Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Panghawakan natin 'yan. No, tandaan niyo, hindi lang yung ginawa rito sa lupa, kundi hanggang ngayon, hanggang doon, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. He felt it. At napakahalagang pansinin natin 'yan. Ang Diyos ay all-knowing, pero ang Diyos ay hindi naranasan ng lahat ng bagay. Now, when God came into the earth, nung pumunta ang Diyos sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang anak, hindi niya na lang nalalaman sa kaisipan o sa pandama, o kundi naranasan niya na kung ano yung katatayuan natin, kung ano yung nararanasan natin, kung ano yung kahinaan ng tao ay naranasan ng Panginoon. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. O mga kapatid, yung pinananampalatayanan natin ay hindi lang isang Diyos na mahabagin, ang pinananampalatayanan natin ay isang Diyos na nagkatawang tao na dumaan sa dinaraanan natin at tinukso, sinubok at nagtagumpay siya. Nagtagumpay ang Panginoon. Hindi lang doon sa bugbog, hindi lang doon sa suntok. Nako, mga kapatid. Verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Actually, hindi nga lang yan Hindi nga lang yan tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Para rin yan sa mga panahon na hirap kayo sa trabaho nyo. Para rin yan sa mga panahon na hindi mo makasundo yung supervisor mo, yung pagka ikaw ay iniwan ng pamilya mo, o pagka malayo ka sa pamilya. Para rin yan sa mga panahon na hindi mo maintindihan ang sarili mo. Para rin yan sa panahon na may karamdaman ka. Para yan sa lahat ng panahon. Pwede tayong makalapit sa Panginoon at nananampalataya sa Kanya na tumatawag at na alam natin, naiintindihan natin na naiintindihan ng Panginoon kung ano ang naranasan natin at nararanasan natin sa panahong ito.
Matatandaan nyo, nung minsan binanggit ng Panginoon, nababagabag ako to the point of death. Dahil nararamdaman ng Panginoon yung bigat pagka ikaw ay naririto sa ganitong katatayuan, yung bigat. Natukso rin ng Panginoon sa pagkain, natukso rin ng Panginoon sa kayamanan, tinukso rin ng Panginoon sa iba't ibang mga karangalan, pero hindi siya nagkasala. Ginawa niya 24 hours a day kung ano yung gusto ng Ama. Kaya may karapatan siya. He is the embodiment of the perfect man doing God's will all the time. Oh, purihin ng Panginoon. Kinikilabutan ako rito sa kagalakan sa Panginoon. Kaya pag nanampalataya sa Panginoon, ituturing kang matuwid kasi yung pinananampalatayanan mo satisfied yung lahat ng mga kahilingan ng kautusan. Purihin ng Panginoon. Ituloy po natin yan bukas, 6:01 na. Tuloy natin bukas yan. No? So, ano man ang sitwasyon, no? Sa pagkakasala, sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Now, yung tanong dyan, o yun na nga pala, kaya nga nasatisfy na nga ng Panginoong Jesus, kaya nga hindi na nga natin kailangang ganapin niyang kautusan, hindi na natin dapat anuhin yan, nagawa na ng Panginoon niya, kaya kahit ano mangyari sa'yo, kahit na magpa-wendang-wendang ka, okay na yan, hindi mo wawala sa iyo dahil sa Panginoon ka na nga, hindi mo na, naku, huwag na kayo magpakahirap na sumunod pa sa kautusan ng Diyos. Bukas natin itutuloy po yan. Ano po? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, nung bandang umpisa, nung pinatawad tayo ng Panginoon at nilinis tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon to be clean enough para ang kanyang espiritu ay tumahan sa atin. Kaya nga sabi sa 2 Peter chapter 2, sige, bukas na lang natin yan. 2 Peter chapter 2 verse 5. Diyan tayo mag-uumpisa po bukas. No? Kaya nga sinabi ron, hindi na tayo ordinaryong tao. We are different. Hindi na natin pwede sabihin, tao lang ako. Hindi na natin pwede sabihin yan. For a reason, and the reason is truth. Tuloy natin bukas. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong kaloob. Salamat na ang kaloob nyo ay makatarungan, ang kaloob nyo ay matuwid. Hindi ito blind forgiveness na isinasantabi yung nagawa namin, yung kasalanan ng tao. Ito'y open, truthful forgiveness. Makatarungang pagpapatawad ito dahil may tumubos, may gumawa ng kalooban ninyo. May tumapos ng, may yung nagpatibay ng kautusan at gumanap sa kautusan, namuhay sa ilalim ng kautusan at nagtagumpay. Dumaan sa pagiging tao at sinubok sa lahat ng uri ng pagsubok at nagtagumpay. Salamat po. We put our trust in you, O Lord. Salamat po sa inyo. At kung napapanampalatayanan namin ang katubusan ng kasalanan, mapapanampalatayanan din namin ang pagtatagumpay sa buhay na ito sa anumang sitwasyon. Kaya't salamat po sa inyo, Ama. Salamat po at nagpapasalamat din ako na ginagamit niyo ako sa pagtuturo. Lord, naku po, Panginoon, kahabagan niyo po ako at huwag ako magkaroon ng anumang kaisipan na pagmamalaki o pagmamataas o pag-iisip na magaling. Lord, lahat ay dahil lamang sa inyo at anumang naibabahagi ko mula sa inyong salita ay dahil sa inyo rin. Kinahabagan niyo rin ako, tinutulungan niyo lamang po ako. Tulungan niyo po akong patuloy at nagpapasalamat ako na ako'y nagagamit ninyo sa ganitong paraan. I am grateful, O Lord. Sa inyo lamang po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo. Tuloy po natin bukas. Nais kong batiin yung aking missis pero may request kami. May request sila. Nais ko rin pong batiin yung aking hipag, si Ate Levy. Ate Levy, happy birthday po sa inyo ngayon. God bless you. Pagpalain at pasayahin kayo ng Panginoon at ang Panginoon ang magpakita sa inyo ng kanyang kadakilaan at bigyan kayo ng kagalakan sa araw na ito na inyong birthday. Happy birthday, Ate Levy. Sister Levita Toroba. See you tomorrow po. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon.